Magandang araw! Ikalawang araw na natin ngayon para sa ikalimang linggo ng ating pag-aaral sa Kinder. Handa ka na ba? Ngayon ay ikatatlo ng Nobyembre 2020 at ngayon ay araw na ng Martes. Alam mo ba na tayong lahat ay may mga damdamin? May mga pagkakataong tayo ay malungkot. Minsan tayo ay umiiyak kapag tayo ay nalulungkot. May mga dahilan kung bakit tayo nalulungkot. Minsan, pag tayo ay nakakarinig ng kwento o nakakabasa ng kwentong malungkot, tayo din ay nagiging malungkot. Malungkot din tayo pag tayo ay nagkakasakit o meron tayong mga kapatid o mga kasama sa bahay na may sakit. Malungkot din tayo pag ang ating mga kapatid ay nag-aaway. Pati si nanay malungkot din. Nakakalungkot din pag tayo'y nakakita ng mga batang pinagtatawanan ang ibang bata. Alam mo bang nalulungkot din si nanay at tatay pag hindi tayo tumutulong sa ating bahay? Nakakalungkot din pag ang ating nanay o tatay ay nagtrabaho sa ibang bansa na kailangan nilang sumakay sa eroplano at maging malayo sa atin o kaya'y sumakay ng barko. Ikaw ba ay nalulungkot din? Ano naman ang mga dahilan nito? Sabihin mo nga. Mahalaga ang pang-unawa sa sariling damdamin at sa damdamin ng iba. Ngayon ay gagawa tayo ng pattern. Tignan natin ang mga damdamin na nasa larawan. Masaya? Malungkot? Masaya? Ano kaya ang kasunod? Ulitin nga natin. Masaya? Malungkot? Masaya? Malungkot! Tama! Malungkot? Masaya? Malungkot? Ano kaya ang susunod dito para makabuo tayo ng pattern? Ulitin natin. Malungkot? Masaya? Malungkot? Tama! Masaya! Takot? Masaya? Takot? Tama! Masaya! Masaya? Malungkot? Masaya, malungkot, masaya. Tama, malungkot. Masaya, takot, galit. Masaya, takot, galit. Tama. Ito ang kulay dilaw. Isa rin ito sa mga pangunahing kulay. Maaari mo bang tukuyin ang kulay dilaw mong Crayola? Magaling! Halika, banggitin natin ang ilang mga bagay na may karaniwang dilaw na kulay. Dilaw na sunflower. Dilaw na mga saging. Dilaw na lemon.
dilaw na mangga, dilaw na pinya, dilaw ang mga butil ng mga mais, dilaw na balimbing. Para sa unang gawain, iguhit sa patlang ang susunod na emoji upang mabuo ang pattern. Kulayan ng dilaw ang larawang nagpapakita ng malungkot na damdamin. Para sa ikalawang gawain, bakatin ang mga larawan at salita gamit ang lapis. Pagkatapos, kulayan ang mga larawan gamit ang kulay dilaw na Crayola. Para naman sa ikatlong gawain, kaya mo na bang magsipilyo ng ngipin? Ihanda ang iyong mga gamit at subukan ito. Mga magulang, huwag po nating kalimutan ang feedback form. Salamat po! Lagi nating hugasan ang ating mga kamay at gumamit ng sabon. Paalam!